Kinete, PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. na walang tangkang cover-up sa pagkakaresto ng isang dating police officer sa bilyon-bilyong pisong halaga ng Cebu na nasabat sa Manila noong nakaraang taon. Sasampa ng patong-patong na kaso mga pulis na nagnakaw umano ng ilang kilong Cebu mula sa nakumpiskang kontrabando. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Sinisira kaming dalawa ni SILG kung yun ang pananaw ninyo. Diba? Pinagsasabong kami. Ganito binasag ni PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. ang kanyang katahimikan. Alam mo PNP Chief Azurin, hindi ho taong bayan na nagpapasabong siya. Eto, sandali ho, hindi ho kami nagsabi niyan. Hindi ho kaming mga vlogger ang nagsabi na yung mga tauhan mo, sangkot. Hindi ho kami. Si Secretary Abalos ho nagsabi nun. Yung mga general mo, sangkot. Di ba? Hindi ho kami nagsabi niyan. Sa kami ho ba nagpapresko niyan? Para sabihin ninyong pinagsasabong kayo? Hindi. Si Secretary Abalos ho nagsabi nun na yung mga general mo sangkot sa droga. Kaya nga niya pinagre-resign, di ba? At ang sabi niya, may mas mataas pang involved dito. Oh. Sino ho yun? Kami ho ba yun? Tapos ngayon, sasabihin ninyong misinformed lang si Abalos. O, sino ho nagsasabong? Di ba kayo? Kayo ho ang nag-aaway-aaway ho. Kayo ho magkakaiba ang statement. Si Abalos, tinasabi niyang guilty na yung mga tauhan ninyo. Di ba? Kayo naman, sinasabi niyo yung sigurado kayong walang cover-up na naganap. At talagang itong mga tao mo malinis. Oh, sino nga yung paniniwalaan namin? Sige nga ho, kayo lumugar sa posisyon namin. Kayo ang lumugar sa posisyon namin mga Pilipino. Kayong dalawa, magkaiba ng statement. Sino paniniwalaan namin? Ha? Siya? Sige nga. Kanino kami maniniwala? Ha? Eh, sa inyo, na sinasabi ninyong yung mga tauhan ninyo ay walang cover-up na ginawa. Okay, kay Secretary Abalos, kayo na yung sumagot. Kasi hindi namin kayo maintindihan eh. Alam mo, ganito ha. PNP Chief, maganda siguro mag-download ka ng Viber. Tapos Secretary Abalos, mag-download ka rin ng Viber. Tapos mag-group chat kayo. Kayo mag-usap. Dinadamay nyo kami. Ginugulo nyo kami. Hindi kayo nag-uusap, tapos magagalit kayo sa tao, sasabi, ba't kami pinagsasabong? Eh kayo magkaiba ng statement, anong gagawin namin? Oh, di ba? Tungkol sa mga anomalya kaugnay sa itinuturing na isa sa mga pinakamalalaking drug haul sa bansa. Paliwanag ni Azurin, may mga tao raw na nagbibigay ng maling impormasyon kay Interior Secretary Benhar Abalos. Nauna na kasing sinabi ni Secretary Abalos na nagkaroon umano ng malawakang tangkang cover-up nang maaresto si dating Police Master Sergeant. Sino nagsalita niyan? Si Abalos, di ba? Nagsabi niya may malawakang cover-up na gaganap sa kapulisan. Nanggaling ho ba yan sa media? Nanggaling ho ba yan sa mga vlogger? Nanggaling ho ba sa netizen yan? Hindi ho. Nanggaling ho yan kay Secretary Abalos. Ba't hindi kayo nag-usap? Masisisihin nyo sa misunderstanding kami? Mga taong bayan? Eh kayo hindi nag-uusap eh. Isipin mo na lang ito. Isipin mo na lang ito. Ah. Kunwari, nagkaroon ng misunderstanding ang mag-asawa. Diba? Tapos ang sisisihin nila yung kapitbahay. Pinag-aaway nyo kaming asawa eh. Eh kayong hindi nag-uusap eh. Sabi nung asawa, Jollibee, inuwi mo, McDo. Tapos mag-aaway kayo. Tapos sasabihin nyo, pinag-aaway nyo kami. KFC gusto nyo eh. Diba? Hindi pwede. Kayo yung nag-uusap eh. Ano ba talaga pinag-usapan nyo? Jollibee o McDo? Hindi ko maintindihan. Sergeant Rodolfo Mayo sa isang drug operation noong 2022. Halos isang toneladang shabu na nagkakahalagang 6.7 billion pesos ang nasabat noon sa Tondo, Maynila. Pero paglilinaw ni Azurin, walang anumang cover-up na nangyari. That there was no attempt to cover up or to exculpate Police Master Sergeant Rodolfo Mayo from his involvement in the illegal drug operation. Dagdag pa ni Azurin, para saan pat bumuo ng grupo na sisiyasat sa kaso kung hindi nila gustong malaman ang katotohanan. Pakiusap naman ni General Azurin kay Secretary Abalos, maging mapanuri sa mga nagbibigay sa kanya ng impormasyon. Take a second look on the people. Alam mo yun ang hindi ko maintindihan eh. Bakit kailangan idaan sa media? Hindi ko bakit nag-uusap?
kausap? Bakit hindi ko kayo magharap-harap ng presidente? Ay, yung presidente, huwag niyo pala istorbo. Busy. Busy ho. Huwag niyo istorbo niyo mama, ha? Ay, ni-istorbo niyo pa. Hindi ko maintindihan. Isipin mo, pareho kayong opisyal ng gobyerno. Isang sekretary at isang PNP chief. Hindi nag-uusap. Kailangan niyo pang padaanin sa media na siguraduhin yung nag-i-inform sa inyo, sekretary, na tama. Siguraduhin yung hindi kayo nami-misinform. Ayun ba kayo pwede mag-text? Yun yung hindi ko mag-gets is, there is something wrong with you. With you, when I say you, between you and Secretary Abalos. Bakit kung ganyan naman pala, so ibig mo bang sabihin, PNP Chief, yung Secretary Abalos hindi nagtanong sa iyo? Binabypass kayo ni Secretary Abalos. Parang gano'n ang dating eh. Hindi kayo tinanong. Kaya nagka... ano to? Umepa lang ba si Secretary Abalos? Diretso nyo na. Hindi eh. PNP chief kayo. Ayaw nyo diretsuin. Diba? Kala ko ba dapat ang PNP chief eh pinagsisilbihan ng taong bayan? Diretso nyo po, sir. Diretso nyo po kung talagang may problema ho sa ating secretary. Hindi ho yung gano'n. Na I hope the secretary would... Nakatanguin ko. May LQ kayo? Hindi kayo mag-usap? Mag-usap kayo. Alam mo, napapahiya dito yung presidente natin yung nagpapahinga. Eh. Ay, nagpapahinga. Sorry, sir. Presidente nating BC, yung BC. Pasabi naman eh. Yung presidente nating BC yung napapahiya dito sa ginagawa ninyo, hindi kayo na. Diba? Eh, ito problema ko. Ito problema natin. Alam mo ko, ano? Sira na ho yung mga pangalan na binanggit ni Secretary Abalos. Sinira nyo yung pinaghirapan ng mga general. Yung pala hindi totoo. Kasi ganito eh. Ito sa bandang dulo sinabi niya na yung isang si Domingo na ano eh walang kasalanan. Ibig sabihin, kino-confirm niya sa madaling salita, kino-confirm niya na talaga alam ng ating PNP chief yung nangyari dun sa operasyon. Ito, tingnan natin. Who may be feeding him misinformation to cast doubt on the integrity of the PNP organization, which is also under his authority. Let us focus on the real enemy. Wala pang sagot si Secretary Abalos sa mga pahayag ni General Azurin. Dagdag pa ng PNP chief. Secretary Abalos, huwag na kayo sumagot. Mag-usap na lang kayo. Hindi ako, ito lang ah. Ito is, it's a simple family matter. You are one family in a way because you, both of you, serve under the president. Directly under the president. Tapos kayo nag-aaway-aaway. Ba't di kayo mag-usap, di ba? Hindi makaaapekto ang issue sa Omonoy cover-up kay Mayo sa kanyang pagre-retiro sa April 24. As I hang my police uniform 7 days from now, I hold my head high knowing that I have served the country. Alam mo, medyo na ako naaawa ako dito. Naaawa ako kasi feeling ko, eto lang ha, pakiramdam ko, tinamaan siya eh. Tinamaan siya dun sa presko ni nadurog si Azurin dito sa presko ni Secretary Abalos. Pababa na siya, maayos na yung kanyang record in everything. Diba? Oo, maaring nakulangan tayo sa pagiging matapang ni PNPG. Pero in fairness naman, tinatanong ko ito sa mga ibang kakilala natin na sa PNPG. Ang sinasabi nila, matinong tao ho ito si PNPG. Matino, yan ang sinasabi nila. Okay? Pero pag tinatanong ko sila, eh, sa tingin nyo ba, kulang yung pagiging matapang niya? Hindi na lang nila sinasagot. Sinasabi nila, basta matino yung tao na siya. Sabi ko nga, so yung pagiging matino niya, few days before siya mag-retire, nawasak dahil sa isang press con. Bakit? Kasi isipin mo, anong sabi ng sekretary? Isang malawakang tsabahan sa mga pulisya. Diba?
kinabahan mo, parang pinabayaan. Eh, sabi pa nung isa, nagsabi lang po, Chair, inutos lang ako ng PNP chief eh. Inutosan lang ako eh. Ibig sabihin, ano to? May topak yung PNP chief natin at inutosan siya na ganun ang gawin? Ay, pinagtanggol niya eh. Kaya nga ako, eto ah, walang biro to ah. Nakuha ni PNP chief Azurin yung, although ang tagal. Pero kahit pa paano, nakuha niya respeto ko dahil pinanindigan niya yung tao niya hanggang dulo. Ito, hanggang dulo eh, sinabi niya, walang problema dyan. Walang, ano yan, maayos na tao yan. Sabi ko, bibihira sa administrasyon natin ng ganyan. Ha? Yung presidente nga natin, di pinanindigan yung chief of staff niya. Diba? Ay, sorry, di yung chief of staff, yung kanyang executive secretary, hindi niya nga pinanindigan eh. Diba? And the 220,000 strong PNP well with my integrity. Nestor, mukhang hindi niyo naintindihan. Hindi ko si Abalos ang pinututukoy kung matino. Ito ang si PNP chief. Ha? And credibility intact. Umaasa naman si Azurin na mabibigyan ng due process ang mga pulis na dawit sa insidente. While I believe some of the officers dragged into the controversy will be able to defend themselves, I hope they will be given their time in the proper fora or be given their day in court. But let the axe fall where it should be. 49 na tauhan ng PNP Drug Enforcement Group ang haharap sa kasong kriminal at administratibo kaugnay ng operasyon. Matapos kasi ang halos kalahating taong pagsisiyasat, ibinunyag ng Special Investigation Task Group ng PNP na ninakaw umano ng mga pulis na kasama sa operasyon ang nasa 42 kilo ng shabu mula sa drug haul. Mahigit 285 million pesos daw ang halaga ng kinupit na shabu. Pabuya raw ito dapat sa isang confidential na informant. Pero paniwala ng namumuno sa investigasyon na si Police Major General Eliseo Cruz, may bahagi pa ng ninakaw na shabu na hindi pa naibabalik sa mga otoridad at ngayon pinaghahanap pa. Dawit sa mga pinakakasuhan ang Relieved Drug Enforcement Director na si Police Brigadier General Narciso Domingo. Pero naniniwala ang PNP Chief na malinis si Domingo sa issue. Pero ayan o, naniniwala daw ang ating PNP Chief na malinis si Domingo. Kahit pa paano pinagtanggol pa niya. Eh, sa akin, medyo pogi point sa akin yun. Kasi hanggang dulo, pwede naman niyang ilaglag na lang kasi magre-retire na siya, di ba? Pero pinanindigan niya kahit pa paano. Paglilinaw ni Azurin. And I am certain, si General Domingo, walang involvement niyan sa drugs. Kita niyo? Alam mo, lupit nung ganung statement ah. Yun ang malupit na statement kasi talagang lantarang sinabi ni Secretary Abalos yung pangalan ni Domingo, tapos eto ngayon sinasabi ng PNP chief, sigurado siya, I'm certain na walang kinalaman ito, diba? So doon pa lang nangyari, medyo may konting problema. Hindi ho siya tainted dyan, but sabi nga ni General Cruz is he has to answer also. Sabi naman ni Domingo, sa Senado na lang siya magpapaliwanag. Nagbabalita mula sa frontline. Ito dapat ang talagang imbestigan, hindi yung kay Digamo na nasa PI na. Diba, ito sana ang, tsaka halatang ano eh, namumulitika lang yung iba dun eh. Halatang politika, it's more on politics na lang yung nangyayari dyan sa Digamo. Kung talagang gusto natin ma-resolve yan at malaman ang talagang killer niyan, ituloy na natin sa korte para magkaalaman na kasi alam mo doon eh, ako may kahit papaano may respeto pa ako sa korte natin dahil doon talaga mabubusisi yung mga ebidensyang pinipresenta, di ba? Hindi ho ito pwedeng moro-morong kwentuhan lang, maritesan lang eh. Alam mo naman tong kalaban nito ni Tebes eh, kung ano-anong binubulat-lat na issue eh. Hindi natin alam kung ano na ba issue talaga eh. So, dito, malalaman. Kasi dyan, malalaman yung masasabi ng abogado na irrelevant yan. Anong kinalaman niya sa kaso? Diba? Doon makikita talaga. Mabubusisi ng totoo. Pero ito, malaking bagay ho itong sa Senado, madala ho itong sa PNP, itong gulo sa PNP, na magkaalaman sino ba talaga ang sabit dyan.
tonight's performance will start momentarily.